Ipinadala ang halos 1,000 sundalo ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Mindanao. Ito ay para mabantayan ang seguridad sa mga lugar na pinagkukutaan ng ilang rebelde at teroristang grupo. Nagpapatrol Haris Julio. Binigyan ng mga bagong baril ang mga sundalo na galing 5th Infantry Division sa Hilagang Luzon. Dumating sila ng Zamboanga City kahapon para idestino sa Holozulu at sa Zamboanga Peninsula, nakuta ng Abu Sayyaf, NPA at iba pang lawless elements. Pawang mga M16 at M4 ang ibinigay sa kanila para sa pagbabantay sa seguridad sa Western Mindanao. Bali 50,000 ito eh, 42,000 o 43,000 sa Army and then sa Marines about 6,000. Nagkaroon tayo ng reorganization sa areas ng Abu Sayyaf so that may dumating kahapon na mga army forces to augment yung Marines. Galing sa 501st Infantry Brigade na nakabase sa Kalinga ang mga itatalaga sa Holozulu. Mula Cagayan at Abra naman ang mga sundalong kabilang sa 41st Infantry Battalion na idedestino sa Zamboanga Peninsula. Bukod sa Kevlar helmet, pinabaunan din sila ng rosaryo at Biblia sa kanilang pag-alis kahapon. Pero naging emosyonal ang mga naiwang pamilya ng mga sundalo sa kanilang pamamaalam. Si Aling Maricar, aminadong nababahala sa kaligtasan ng kanyang asawang itatalaga sa Sulu. Sa kanilang pag-alis, kukulangin ng 900 sundalo ang Cagayan Valley at bahagi ng Cordillera. Mainit ang lalawigan, lalo't may puwersa pa rin ang New People's Army. Pero sabi ng militar, kaya nilang punan ang kakulangan, lalo't may 2 brigada pang natitira sa Cagayan Valley. Haris Julio, ABS-CBN News.